Harvest na naman tayo ng ating mga talong. Ayan. Ang dami na. Kaya kukunin na natin to. Kasi baka gumulang pa. Ayan. Araw-araw. Mabilis lang ito bumunga, yung talong. Tapos ang maganda po, ipataba ninyo para marami siyang bulaklak yung mga pinagbalatan ng gulay ninyo. Yun. Mas maganda po yung balat ng saging. Effective po yun. Hindi mo kailangan gumastos ng pataba sa halaman. Then, eto pa. Yung iba maliliit pa, kaya hindi ko pa kukunin. Saktong-sakto lang pang torta, pang laga-laga, pang sinigang, pang pakbet. Ito yung pinakamalaki. Nakabukod tong talong na to eh. Ayan. Ang laki niya. Siyempre kukunin din natin yan. Ayan, oh, grabe. Ang haba ng talong. So, ayan. Ang dami na natin nakuha ang talong. Pakita ko sa inyo yung meron ako ditong tanim na ano, tawag dito, pakwan. Pakita ko sa inyo. Malaki-laki na. Ayan, meron na siyang mga ibang bunga. Tapos yung malaki, nandito. Nakatago. Ayan. Ayan yung talong na, talong. Ito yung ating pakwan. Ayan o. Andyan lang siya. Then yung isa, ayan. Maliit pa. Then update din sa ating sitaw. Ayan yung sitaw natin. Paakyat na siya sa kanyang balag. Ayan. Malugo na yung kanyang mga dahon. Ito yung ating, ito cherry tomato po ito. Ayan. Magpaparami ako nito kasi maganda to sa salad. Tapos, meron kami rito, ito kangkong. Hindi po ito Chinese kangkong. Ito yung nabibili sa palengke. Tinusok lang namin dito para nakakatipid. Yung labanos ko malaki na. Tapos, ito yung sigarilyas. Nakapagtabi na ako ng sigarilyas sa isang malaking paso. So, meron pa akong dalawang ililipat. Ito. Pagapang na tong isa. Ayan. Meron din akong alok bati. Tapos, ito naman yung ating kalamansi. Yung kalamansi ko, marami siyang bunga. Ayan. Maraming bunga. So, dito na po kami kumukuha kapag kailangan namin ng kalamansi. Ayan. Ang dami niyan bunga, oh. Ayan. Ito, ang ganda rin ito, mga manay. Hindi ko alam kung anong pangalan na ito. Matatag siya sa init. Habang mainit, lalo siyang namumulaklak. Iba-iba yung kulay niyan. Meron akong red, light violet, tapos ayan. Siyempre, pipitas ulit tayo ng ating okra. Yung kamatayang okra. Ayan. So, yun lang talaga kagandahan kapag mayroon kang tanim. Libre yung mga gulay mo. Kaya sa may mga bakuran dyan, tanim-tanim lang kayo para makalibre sa gulay. So, ito yung gawain ko dito tuwing hapon kasi hindi na mainit. Maganda na mag-garden. Pakita ko sa inyo yung tanim namin na malunggay, ang daming bunga. So, ayan naman yung aming malunggay. Ang daming bunga. Oh. Ayan. Kailangan mo nga lang ng hagdan kasi medyo mataas na. Pag gusto mong mag dinding-ding, bulang lang, ipitas ka na lang.
Ito rin yung mga tanim ko na kalabasa. Yan. Maliit pa. Then, meron din akong ampalayang ligaw. Yan, tumutubo lang to dito. Yung kamyas ko, grabe, ang daming bunga. Maliliit pa. Kinakain kasi ng mga anak ko yung bunga yan. Huwag malalaki na sasawson la sa asin. So, ayan, ayun lang mga manay. Nakapag-harvest na naman tayo ng maraming gulay. Kaya meron na tayong libreng pang-ulam. Ayan, yung talong. Malalaking talong nito. Yan. Magpapagulang ako nito para meron akong pampunla. Again, sa mga nagtatanong sa akin na kung paano daw, kung ginagamit kong pataba rito, yung mga pinagbalatan nyo lang po ng gulay. Ibabad nyo po sa tubig, lalo na yung balat ng saging. Napaka-effective po nun. Mabilis mamulaklak yung mga gulay ninyo. Mas maraming magbunga. Kaya yung mga tanim ko rito hindi naubusan, lalo na yung sili ko. So, yun lang po.